What's going on, guys? Pretty Ricky right here. Today's video, guys, magre-react tayo sandali tungkol kay King Badger at saka sa sinampal niya na nakuna ng CCTV. So, let's go! So, ayun guys, ayun King Badger, kilala naman po natin, member ng XB. Ang naririnig pa kasi natin ngayon, guys, ha? Again, guys, ha, wala akong kinakampihan dito, guys. Ang akin lang reaction lang. I want to figure out what's going on nga talaga dito. Kung anong totoong nangyari, guys. Kasi, ang issue dito, guys, may pinost daw itong sinampal, itong biktima, may pinost sa social media about kay Jelay. Okay? Tapos, hindi natin alam kung totoo o hindi. Hindi natin alam kung totoong nagpost nga naman siya about kay Jelay. Hindi natin alam kung ano yung pinost niya. Hindi natin alam kung siya nga ba talagang nagpost. Kung bakit ganun na lang kagalit-galit si King Badger sa taong to. At talagang tinawag niya pa doon naglalakad sa kabila ng kasada para sampalin niya. Alright? So, ang akin dito guys ha, again, isa din naman akong tagahanga din ni Makagaga, what's up man? In fact guys, kahit sabihin natin na sinabi niya na kahit mahilig siya magmura, kahit na mahilig siya mang-dish, kahit sinong gusto niyang tirahin, alam naman ho natin guys na matulungin to si Makagago, what's up man? So what's up sa iyo man? So guys, panoorin natin sandali yung video guys ng CCTV guys. Ipi-play natin sandali tapos mag-comment tayo ulit guys. So let's go. 3, 2, 1. Kasi kung hindi, ikaw nga naman talaga guys, hindi ganun kagalit guys. Ba't ko naman gagawin to? Ayun. Tapos kinunan pa ni King Badger itong si Yaki ng video guys para mag-sorry kay Jelay Andres. Yun, sa pool. Sinampal niya, di natin alam kung di natin maririnig ko nung sinabi ni King Badger pagkatapos niya sampalin. Tapos kuha ng cellphone. Binidyohan siya dyan. Tapos ayun, sabi nga nila, binibidyohan yung Yaki. Binibidyohan ni King Badger guys. May isa pa. Ayan, inawat na guys. Kasi yung sabi kasi dito guys, gusto ni King Badger, yung Yaki, itong sinampal niya, na mag-sorry kay Jelay Andres. So ito siya guys. Hello guys, ako nga pala si Alvin Yaquero. Meron lang akong gustong sabihin sa inyo na importante. Kasi meron isang ng ano sa akin. Sikat sa Facebook, kilala. Okay, post mo na right there guys. Ito naman si, alam mo ito, Alvin Ronquillo ba? Binary ka pa naman din eh. Dong, hindi ka man marunong magpakilala talaga na paayos. Kusaba, siguro baka na-shock ka pa sa nangyari. Pero, meron naman pala kayo, gagaya rin sinabi ni Makagago, what's up man? Meron naman pala kayong, ang tag dito? Meron naman pala kayong pinagsamahan nito sa King Badger na to guys eh. Pareho kayong Viner. Subaga, ikaw din, babanggitin mo rin sa video na to kasi napanood ko ito ilang beses na nagkakasama na kayo ng ilang beses noon. Hindi ko lang kung gano'n nakatagal yon. Hindi mo man lang mai-straight sa amin na ako ho si ganto ganon. Okay, pinagpakilala ka nga. Ganto ho ang storya namin ni King Badger. Ganto ganon. Tapos pinagbintangan niya ako. Ang sasabihin mo lang dito sa video na to, ang sinabi mo lang, sinampal ka ng isang sikat sa social media. That's incomplete. Pakinggan muna natin guys, kasi para sa akin, hindi kompleto guys eh. Sa mga taong hindi ka masyadong kilala, iisipin nila, kagaya ko nung una kong napanood to, which is kanina lang naman, nakala ko, nanampal lang si King Badger ng hindi kilala. Iba yun ho. Ibang impact nun. Yung kilala ka, sikat ka, tapos bigla kang manampal ng tao na naglalakad dun sa kalye. Diba? Iba yun. Iba yun guys. Pwede mo naman sabihin na magkakilala ho nga kami niyan, nagkaroon na kami ng pagsasama niyan, I mean, magkaroon na kami ng gigs niyan, or kasi pareho nga silang Viners guys, diba? Tapos may gantong issue, pinagbintangan niya ako ng ganito, ganon, hindi ko naman ginawa, ano yung pinagbibintang niya sa akin, ano ba yung sinabi ko sa social media na yun na ikinagalit niya, hindi kompleto guys. So medyo duda ako dito nga, baka nga naman merong pinost. Baka sa ibang account niya pinost, pero siya pa rin nagpost. We don't know that. Pakinggan mo natin sandali guys. Let's go. In 3, 2, 1.
vlogger, vlogger, biners din siya. Ang kinatukoy ko guys, si Kim Badger, yan, si Kim Badger. Si Kim Badger, okay, goods ako sa kanya, wala akong problema. Siya lang may problema sa akin. Kasi one time, nakita niya ako yun sa Timog. Kasi sinole ko yung Spider-Man kong costume sa MOA. Then pumunta ko ng Timog. E di, ano ako, parang nagugutom kasi ako noon eh. Malapit sa Zero Point, bandang malapit sa Zero Point. Kumain ako doon. Then, di ko alam kung nakaabang na ba siya sa akin or what. Kasi nasa kabilang way siya. Nandito sa kabilang way. And then yun, parang biglang tinawag niya ako, Yaki Yaki, okay. Lumapit ako, malabong mata ko eh. Bigla akong sinampal, guys. What the hell? Ako, wala akong, nagulat ako, ganda ka ng pagka-approach. So, yun nga guys, no? Medyo pause muna sandali right there, guys. Dito guys, ang pinapalabas, sa tingin ko guys ha, kung ibistagahan natin to guys, ang pinapalabas niya dito guys, ang nangyayari dito sa video ginawa niya, parang pinapalabas niya na di niya masyadong kilala si ano, si King Badger. Parang Viners lang. Pero nasabi lang kasi ni Makagago na nagkasama na sila kasi parang silang Viners, pero we're not really sure about that. Pero yun nga, di natin alam kung magka-tropa sila dati o hindi. Di natin alam kung anong storya na itong dalawang to, kung anong past na itong dalawang to. Pero, yun nga daw, nakita niya si King Badger, sumigaw siya ng, yun nga, King Badger daw. Tapos tinawag siya na, Yaki Yaki, lumapit siya. Tapos, malabo daw kasi ang mata niya. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nung sinabi niyang malabo ang mata niya. Hindi niya nakita na palapit si King Badger o ano ba. So, hindi natin alam guys kung totoo nga talaga na nag-post to ng something about Jelly sa social media na ginagalit ni King Badger kung bakit di sinampal siya nito. Okay? Sisiyasatin muna natin sandali guys. Play muna natin yung video. Kasi medyo duda ko dito guys eh. I'm not really sure right now. So, continue natin yung video guys. In 3, 2, 1. Sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, oy, si King Badger. Biglang sinabi niya sa akin na ano daw yung pinopost ko about kay Jelly. Kahit wala akong pinost ni isa about kay Jelly. Tapos biglang sampal, ganyan. Eh, ako... Di naman ako, wala naman akong maling ginawa, wala naman akong nag-sorry pa nga ako noon eh kasi wala, sobrang wala talaga akong ginagawang mali. And then parang sobrang bait kong tao tapos bigla mo akong okay, post it right there guys. Nag-sorry daw siya guys, okay, isulat natin yan guys ha. Nag-sorry siya guys, again guys. Sa nakikita natin kasi sa CCTV guys, biktima ho siya dito guys. Siyang sinampal ni ano ni King Badger. Okay? So alam ho natin sa video na to, based sa video na to guys, siyang biktima. Okay? Alam natin din, physical abuse. Pwede makasuhan si King Badger dito guys. Pero sinampal siya ni King Badger, kinunan siya ng video, nag-sorry siya. What the hell is going on, man? Sinampal ka na, kinuna ka na ng video, nag-sorry ka pa. I mean, what the fuck is that, man? Sorry for cussing right now, guys. Sorry, nagmura ako, guys. Pero, hindi kompleto to, guys, eh. It's incomplete talaga. Hindi kompleto to, guys. Merong missing point dito. Merong missing dito, guys. Merong kulang dito, guys. Hindi to kompleto. I'm starting to believe na tuloy guys na totoong baka totoo nga namang may nakita si King Badger na pinost itong si Yaki na to guys, si Alvin Ronquillo ba to, sa social media na nalaman ni King Badger na ikinagalit niya kasi nagpost itong ito about kay Jelly ng something. Kasi kung ako nga naman si King Badger guys, bakit nga naman kita tatawagin dun sa kalye at sasampalin kung hindi kita kilala, di ba? Hindi naman siguro ako lasing na biglang nanampal. Again, sa pananalitaan niya, kilala niya si King Badger. Okay? Tinawag niya nga pa nga eh, King Badger. Ayan si King Badger oh, di ba? Tapos tinawag din siya ni King Badger. So, obviously, magkakilala sila somehow. Di ba? Pero sinampal ka, tapos kinunan ka ng video, tapos nag-sorry ka kay King Badger. What's up with that, man? Pak na pak! Alright? Hindi ko alam kung nanonood si King Badger dito, but dude,
bakit mo naman nga naman kasi ginawa yun? Pero, malamang meron kang isang matinding, malamang matindi ang dahilan mo kung bakit mo nagawa to. Okay? I hope na soon, magsalita ka about this. Pero before that, i-play muna natin sandali, kwentuhin natin ang video guys, kasi medyo duda ko dito eh. So in 3, 2, 1. Kaganoon din. di ko rin alam kung ano yung problema mo sa akin. Di ko rin alam kung pinagtripan mo lang ba ako. Sa sobrang dami mong followers, ako lang nasampal mo. di naman ako taong ano eh. Mabait ako kasama, mabait ako kausap, mabait ako sa lahat ng bagay. First time ever nangyari sa akin 'to. Hindi ko na rin alam gagawin ko noong araw na 'yon, ayun. Kaya ayun lang 'yung masasabi ko. Basta si Kimbadya, magiging gusto ko maging goods kami, nagkikita kami. May picture pa nga kami nung pumunta kami ng MPL ata 'yon. Ayun. And then ayun. Doon ako nagulat na ganun ka pala. Or hindi ko lang kung ganyan ka. Pero alam ko naman mabait ka eh. Pero ano ko lang talaga na bakit ganun? Bakit ako pa? Kahit wala naman akong sobrang pinos or what? Wala naman akong pinos. Wala naman akong about sinabi kay Jelay. Wala. Bakit ako? Ayan. Maraming salamat sa mga nanood na ito guys. Ito lang masasabi ko. Maraming salamat. Ayun lang. Thank you. So ayun guys, ano? Tapos. Medyo mahirap tong issue na to ah. I mean, sa mga nanonood ho ngayon guys, kung napapanood nyo ho ako ngayon, at saka kung napanood nyo ho tong post ni Makagago WhatsApp Man, before po tayo mag-react dito guys, before po sana tayo mag-comment dito guys, dapat man lang may kaalaman tayo, dapat i-consider naman natin alamin din yung side ng kabila. Kasi dito naman, alam natin sa CCTV na pinakita na to, victim nga naman tong si Alvin Ronquillo, di ba? Pero, okay, that's, pwede nga naman talagang makasura kasi may ebidensya pa eh. Physical abuse. Pero guys, okay, nandun na tayo, mali si King Badger dun. Okay? Mali. Pero guys, kahit pa man sabi natin mali guys, somehow, may nag-trigger, di ba? Bakit nag-trigger pala? Bakit nag-trigger si King Badger? Bakit ganun siya kagalit na galit? Nanampal pa, sinampal niya, kinuha niya ng video para mag-sorry kay Jelay. Hindi natin alam kung ano yung pinost. Hindi natin alam kung nag-post. Hindi natin alam kung siya nga ba nag-post ng something about kay Jelay. Or baka hindi about kay Jelay. Diba? Pwedeng, ito, ano lang ha, example lang ha, pwedeng nakita niya si Kim Badger sa labas na binidyo niya ng ganto-ganon. Diba? Tapos nagpost siya sa social media niya na kunyari, ito si Kim Badger ngayon, anti-chicks na naman, no? Ganto-ganon. Diba? Hindi natin alam. Hindi natin alam guys kung anong buong storya dito guys. We don't know yet. Kaya mahirap din na mag-comment dito guys eh. Ang akin lang dito, ang punto kasi ni Makagago WhatsApp Man, para ipakita sa mga tao na nanakit si King Badger. Okay, hindi masama yun. That's good. Maganda rin yung ginawa mo, Makagago WhatsApp Man. That's why fan mo ako eh. Kahit papano eh. Kasi alam kong matulungin kang tao. Tapos, balik kay King Badger guys. Bakit kailangan nga naman niya manampal? Bakit kailangan niya sampalin yung batang yun? Diba? Yun ang hindi ko lubos maisip. Di pa natin alam kung anong pinakadahilan guys kung bakit niya sinampal yun. Okay? So, may kulang pa dito guys. Hindi pa to buong ang story nito guys. Hindi natin alam kung anong pinakaumpisa dito guys. But ang alam lang natin, ang pagkakamali ni King Badger, nanampal siya, nanakunan pa ng CCTV. Pero hindi natin alam kung anong pinakadahilan nito. Kasi, kung pakikinggan ko itong sinasabi nitong Alvin Ronquillo na to guys, mabait naman daw para sa kanya si King Badger. You see? Wala daw siyang problema kay King Badger. Ibig sabihin, maayos na kasama si King Badger sa kanya. Kahit papano. Di ba? Tama ho ako dun, di ba? Pero, at saka isa pa, sinabi niya, sinampal siya, kinunan siya ng video, nag-sorry siya.
napakalaking medyo doon ako medyo nahirapan magano guys, mag-analyze dito guys. Sinampal ka, kinunan kang video, nag-sorry ka. So, there must be something, guys. Di natin alam. We don't know yet. Gusto kong marinig ang panig ni ano, ni Kim Badger dito, guys. Really. Gusto kong marinig kung anong sasabihin niya, kung anong pinakadahilan talaga. I'm really excited na marinig ko na yan, guys. Tapos, gagawin ulit natin ng reaction video to, guys. Kasi, medyo interesado ako dito sa issue na to, guys, eh. Diba? Medyo, gusto kong pag-usapan natin to, guys. Okay. So, gagawa pa tayo ng video pagkatapos ng about dito again, guys, ng part 2. Again, this is a reaction video at saka yung opinion ko, yun ho, guys. Again ho, guys, ha, gusto ko lang klaruhin dito sa video na to, guys. Kaya ako ginawa to. Bago tayo mag-judge, alamin muna natin kung anong totoo dito. Basta ang alam lang natin na nampal si King Badger na kunan si CCTV, boom, pwede ka makasuhan dito, King Badger, tol. Okay? So, yan ang alam natin ngayon. Pero gusto kong talakayin, gusto natin alamin kung anong pinakadahilan, guys. Bigyan natin ng chance si King Badger na magsalita kung anong dahilan. Nandun na tayo, pwede siya makasuhan dito. Makakasuhan talaga siya dito. Okay? Which is, nagsampa na ng kaso yung biktima eh. Pero, gusto natin marinig lahat kung anong dahilan dito, guys. Huwag muna natin isipin na napaka-demonyo na ni King Badger, guys. Okay? Okay? Nandun na yun. Medyo nga siguro malaki yung ulo niya kasi sikat na siya. Medyo astig, siga. Nandun na yun, guys. Pero, come on, man. Hindi na bago yan. Okay? Hindi na ganun kasama. Hindi na ganun kasama yung maging siga lang. Basta't meron ka namang good heart. Hindi natin alam kay King Badger, guys. Gusto mong marinig ang panig niya. Alamin ho natin, guys. So, if you like this video, guys, comment down below, guys, and don't forget sa mga bubuhon sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para update kayo sa next na video, guys, na gagawin natin, guys, okay? So, hanggang dito lang video na to, guys. Thank you for watching. Peace! I don't want nobody, baby.